Hello po mga kaibigan, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, ang inyong kachika ngayong araw, Celebrity Files. Follow-up update tayo patungkol sa kaso ng nawawalang criminology student ng Palawan na si Jovelyn Galieno. Kapatid ni Jovelyn Galieno na si Jonalyn Galieno ay nagsalita na patungkol sa kalalabas lamang na resulta ng DNA test na isinagawa ng PNP. Sa kanyang naging post ay emotional siyang nagsalita na hindi sila naniniwala at nawawala na sila ng tiwala sa mga PNP na nagsasagawa ng investigasyon patungkol sa kaso ng kanilang kapatid. Sa ngayon ay magulo daw ang kanilang isip at lalong-lalo na ang kanilang nanay na sa ngayon ay problemado pa rin at minsan umiiyak na lang na nag-iisa sa kanilang kwarto. Ang tanging pag-asa na lang ngayon ng Family Galieno ay si Senator Raffy Tulfo na handang tumulong para sa Pamilya Galieno. At sa mga netizens na patuloy pa rin sumusuporta at nananalangin para matagpuan na si Jovelyn Galieno. At narito naman ang update ng PNP Palawan sa patuloy na investigasyon nila sa kaso ni Jovelyn Galieno pagkatapos nilang ilabas ang positive na result nila sa DNA examination na isinagawa sa mga buto na iniuugnay kay Jovelyn Galieno. Scientific findings ng PNP Forensic Group mas paniniwalaan di umano ng PNP versus opinion ng mga netizens. Tuloy ang Philippine National Police sa pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect sa kay Jovelyn Galieno na sina Liobert Dasmariñas at Jovert Valdez Tamon. Ito ang naging pahayag ni Police Captain Maria Victoria Iken ng City Philippine National Police sa panayam ng Radyo Bandera Palawan. Ito'y sa kabila ng malawakang di paniniwala ng mga netizens patungkol sa naging resulta ng DNA test na isinagawa ng PNP sa mga buto na nakita na iniuugnay kay Jovelyn Galieno. Ipinaliwanag naman itong kahit hindi ituloy ng pamilya ang magsamba ng kaso, ay Philippine National Police na lang ang magtutuloy ng paghahain ng reklamo laban sa magpinsang suspect na sina Jovert Valdez Tamon at Liobert Dasmariñas. Kaugnay niyan, batid umano ng PNP, hindi pa rin kumbinsido ang publiko sa naging resulta ng DNA examination na isinasagawa sa natagpuang mga buto sa Barangay Santa Lourdes kamakailan lamang. Pero sinabi ni Police Captain Iken na sila ay nagbabase lamang sa scientific findings ng mga dalumasa mula sa PNP Forensic Group at hindi sa mga haka-haka at opinion ng mga netizens. Naging controversial ang issue ng pagkawala ni Jovelyn Galieno at ang mga natagpuang mga buto. Kamakailan lamang malapit sa bahay lamang ng biktima na si Jovelyn Galieno. Ito'y pagkatapos na lumantad sa publiko at umamin sa kanilang ginawa si Liobert Dasmariñas at itinuro sa mga PNP at sa media ang mga buto na di umano'y kay Jovelyn Galieno. Subalit, imposible daw ayon sa mga netizens na si Jovelyn Galieno ang mga natagbo ang mga butong iyon dahil ilang araw lamang ito nawala at naging buto na agad. Mas lalong naging questionable din ayon sa mga netizens ang naging positibo na resulta ng DNA test na isinagawa ng PNP sa mga buto na natagpuan sa Barangay Santa Lourdes na itinuro ni Liobert Dasmariñas, ang pinsang buo ni Jovelyn. Kinwestiyon ng mga netizens ang mabilisang paglabas ng resulta ng DNA examination na isinagawa ng PNP. Ayon sa kanila ay nangangailangan ng masinsinang pagsusuri ang isang DNA examination sa mga buto bago lumabas ang resulta nito. At yan po mga kaibigan ang ating panibagong update sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Maraming salamat, hanggang sa muli.